panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. So, kailangan natin pag-uusap ang po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo at si Doc Sosi. Si Casendo po ang chairman ng SINAC, samahan ng industriya ng agrikultura. At si Doc Sosi naman ay isang veteranong veterinaryo. Yes! Hinabaan ko yung intro sa inyo ngayon, ha? Okay, thank you. Oh, thank you, Amy. Magandang araw. Magandang araw sa inyo dalawa. Okay, morning. Morning. Ito pa lang mga palabas po natin, na pwede tayong mapanood sa umaga, sa hapon, sa gabi. Walang pinipiling panahon. Yan. Kaya, no? Anytime pala, no? Anytime pwede. Ah, okay. Oo. Kasi ano tayo, accessible tayo sa YouTube at Facebook. Ayan, like po nyo ang aming page, Manila Times TV. Yan, kung gusto nyo pa mapanood ang mga nakaraang palabas po namin, mga episodes, saka yung mga paparating po. Marami tayong mga nakahandang episodes po. Amy, yung mga presyo, lahat, mataas ngayon, tumataas, no? Opo. Itong Christmas, yung mga pagkain, talagang tumataas ang presyo. Sabi nga nila kasi do lahat daw ngayon nagmamahal. Wow. Nagmamahalan na. Ang ganda ng hugot line mo, ha? Kasi magpapasko, Dok Sosi. Oo nga. Hindi, tsaka bakit kaya, nga ganoon? Sendo, bakit nga ganoon? Bakit tatoy yung magpapasko, mga commodities tumataas? Pwede bang, anong explanation mo dyan? Sa tingin ko yung demand. Supply and demand. Oo, supply and demand. And ang isang problema sa nakikita natin, for example, yung sa chicken, di ba? Noong May to September, nalugi. Marami nalugi. So, naghinto rin sila. So, yung production ng October, November, nabawasan na. Kaya ngayon talagang nakikita natin maraming hindi nag-alaga rin ng manok na nalugi. Bumaba ng 50 pesos per kilo. Kaya ang puunan nasa 80. So wala talaga. Talagang ganoon. Kaya inaano natin na yung pagpasok, mag-angkat sa ibang bansa dapat calibrated. Kung hindi talagang kumalugi ang local industry, may problema ang mangyayari talaga. Yun nga. Tsaka siguro may dagdag ko lang yung sa mga crops naman natin, sa mga halaman. Yung December kasi yan, kakalakasan ng mga bagyo yung mga bandang October, November eh. Kaya nasasalanta sila, no? Patulad na may mga nagtatalong, nagsisili, kaya nga nag-spike ang presyo ng sili noong mga nakakaraang panahon. Siguro may relasyon din yan. Yung sa crop talagang apektado rin. Pero yung sa livestock, hindi ganun katindi, di ba? Doc, alam naman natin, may housing yan. And hindi naman basta-basta maano yan sa bagyo. Hindi kagaya yung mga tanim na yes, talagang delikado. May dagdag ko lang din doon na Amy tsaka Sendo. Ang livestock, majority ng livestock, hindi ko lang alam yung iba ha, pero majority ng livestock, mas gusto nila malamig ang panahon. Ngayong November, December, January, kaya kung tutusin mo, maganda ang production yan. Ng yung panganganak nila, ayan, ganyan. Yeah. Oo. Balita ko yung sili, tumawag kanina yung, sabi nila, sa palengke, 800 na. May nabalita ko, 850. Chili. Grabe.
At kasi ito may nakita ko, 6 na piraso, 20 pesos. Ganon? Ganon na siya. Alam mo, Amy, Sendo, ako ginagawa ko, pag gusto ko manghang, titignan ko na lang yung picture ng sili habang kumakain ako. Ayos na yun! Isipin na lang! Oh, so sobrang mahal. Ang mahal, pero grabe. Magtataka kayo, ha? Magtataka kayo. Bakit, kung tutusin mo, ang sili parang hindi naman siya talaga main sa hug, eh. Di ba? Pero nag-spike talaga ang presyo. Kasi Ben, marami talaga ang nagko-consume din ng sili. Oo. Ako kung pwede, everyday mayroon akong may sili kailangan, eh. Lalo na. Either maanghang. Oh, either yung toyo, di ba? Ang nilagay. Oh. Siguro balang araw. Ang tanong ko lang yung bang pepper, paminta, is considered anghang din? Tama ba? Di ata. Opo. Anghang mo yun? Diba? One-on-one kayo. Ano ba talaga? Ha? Ay, kailangan natin mag-guess ng eksperto. Doksosi, mag-ahanap ako ng resource person para dyan. Kailangan nating malaman. Siguro balang araw, i-picture din natin yan. Oo. Mag-picture tayo ng paminta. Paminta, yan. Ang dami palang klaseng paminta, ha? Alam ko sa Batangas, marami sa Batangas na kaniman ng paminta. Ahanap tayo ng resource person natin dyan. Tignan natin, baka New Year. At the same time, naalala ko, Batangas na banggit mo, sikat ang Pilipinas sa pagdating sa, kung naman, sa kape. Kape. Oo. Coffee kaya siguro magandang. Coffee lover din ba kayo? Oo, may contact person din ako sa pagkakape. Sige. Ayan, pwede yan. Kape dilipa, ayan, makakuha natin yan. Pag-uusapan natin Batangas, akit naman tayo ng Patagaytay na. Doon naman masarap ang paghigop ng bulalo. Bulalo. Ah, oo. Okay. Baka. Yeah. Baka. Mostly, sa Batangas is either bulalo o lomi yata, di ba? Lomi? Lomi. Oo. Pero nabanggit mo, Amy, na bulalo. Eh, baka. Oh. Yung bang kalabaw, pwedeng isahog parang pambulalo. Ah. Ang speaking, ang kwan resource person yata natin ngayon ay may kinalaman sa karabaw, di ba? Pwede kaya yung pambulalo? Ayan, maganda yung tanong mo, Doc Sofit. Gusto ko din malaman yan. Saka, puro pagkain yung pag-usapan natin, ah. alam niyo na, papasko na. Sabi nga ni Doc Cora, mga tao, pagdating ng January, February, doon talaga malakas ang ospital dahil sa mga buwan ng Disyembre, tayo nag-iipon ng mga sakit. Sakit ba? Hindi. Tayo, malakas tayong kumain pag ganitong mga buwan. Pero Doc Sosi, tama ka. Kalipaw po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mamaya po, meron po tayong mga kasama eksperto at itatanong po natin kung pwede yan. Pwede ba ang kalabaw sa bulalo? Yan, parang mainit na sabaw ngayon. Malamig na eh. Yan po, sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Sabi nga namin, pag-uusapan natin ngayong araw ang kalabaw. At meron po tayong makakasama. Doc Sosi and Casendo, isa pong pribilehiyo para sa akin na introduce ang ating guest para sa araw na ito. Ayan, hindi ko na patatagalin. Siya po ay nutritionist by profession. Ayan. Siya po ay Agricultural Center Chief at Center Director of PCC of Philippine Kalabaw Center for almost 5 years. Ayan, alam niyo, napaka-busy nung tao na to, pero pinagbigyan niya po tayo. Siya po si Dr. Daniel Lopez Aquino. Doc, kumusta po? Kumusta po? Good morning. Good morning, Mama Ami. Good morning, Doc. Hi, Doc. Good morning, Doc Sosi. Good morning. Good morning po. Doc, huwag kang mapipikon, ha. Marami akong itatanong sa'yo. Marami. Nutrition, marami kami kailangan tanungin. Wala kayong pangangailangan. Basta po, related sa kalabaw. Una ako magtanong.
Hindi. Sige, Doc, so simulan po natin. Pag sinabi mong Carabao, sa Tagalog, Kalabaw. Tama po ba? Opo. Kalabaw. Okay. Ano po ang pagkakaiba ng Carabao tsaka Muir, ano, Muir Buffalo? May pagkakaiba po ba yun? Opo. Meron po pagkakaiba kasi yung, ano, ang talagang general term ay water buffaloes. Yung talagang, okay, ano, international name. Ano po? Okay. Pag sinabi nating Muir Buffalo, ito po yung kalabaw na panggatas, karnigatas. Yung kalabaw sa atin, ito yung tinatawag na swamp buffalo. Swamp buffalo, ito yung, aha, ito po yung pangkarne at saka pang ano, pangtrabaho. So, dalawang klase nito. Ang tinatawag natin, water buffaloes yung international name, di ba? So, meron tayong tinatawag na riverine buffaloes. Ang riverine buffaloes, mahilig po maglublub sa, ano, sa tubig. Ano po? At riverine buffaloes, ito po yung ano, panggatas at saka pangkarne. Yung ating kalabaw naman, ito tinatawag swamp buffalo. Ang tawag. Na mahilig maglublub sa putik. Ito po ay pang draft at saka pang karne. Yun po ang pagkakaiba. Ganun po. Ayan. Dok, yung nakikita ko kasi dito sa may Asinggan, Pangasinan, okay, yung ano nila, mini-milk, pinagagatas din nila eh. Pero ginagamit din nila sa pang-araro. Pwede rin pong ano, gamitin. Pero ang ano po, yung mga lalaki pang araro, pwede pong gamitin po yon. Pero po, walang makakatalo sa ating native na kalabaw in terms of yung tinatawag na draft efficiency. Mm-hmm. Yung sipag. Yun pong itim, yun pong Muir Buffalo na tinatawag, pag ginamit mo sa ano yan, sa warp, pagka napagod, paluin mo ng paluin yon, eh, pagod na eh. Hindi gaya nung ating native ng kalabaw, talagang, ano yan, hihilahin niya pagka, ano, sinabi nating, okay, trabaho, kariton, or araro, talagang, ano, masipag yung ating native na kalabaw kumpara doon sa, ano, pero Dok, siyempre kung ako yung magsasaka, may isang kalabaw ako, dapat may alternative akong makukuha sa kanya, di ba? Kung isang, opo, kagaya ng isang bukit, kunyari may isang hektarya ako, tapos magagamit ko lang sa isang cropping, sa susunod na cropping, yes, naman, in between, hindi ko ba siya magamit. Di sayang, yun ang, opo, siguro na nakikita natin na bakit nauubos na yung kalabaw dito sa mga field natin, di ba? Anong tingin niyo, Dok? Sa ngayon po, hindi naman nauubos. Basic kasi sa ano, sa pag-aaral ng PCC, ano, Philippine Carabao Center, na-stabilize natin yung ano eh, yung population. Kumbaga sa ano, makikita niyo siguro dumarami yung itim na kalabaw. Tapos nakikita nyo, kumukunti yung native natin. Pero hindi ho totoo yun kasi ang program ng PCC, meron tayong, ano, doon sa batas, meron tayong at least 30% ng ating total population sa buong Pilipinas ay native na kalabaw. Ngayon, makikita nyo, di ba, ang term natin sa kanila ay beast of burden. Yun tawag natin sa kanila, di ba? Yung mga kalabaw. Uh-huh. Ngayon, this time, ang tawag na namin, o ang tawag natin, beast of fortune. Beast of fortune na sila kasi nag-shift na yung kanilang role from draft to a major source ng milk at saka meat. Ganun po. Okay. So, dumadami yung gatas ang kalabaw, pero yung ating native na may maintain ng at least 30% sa buong Pilipinas. Pero sa ngayon, okay, ano pa lang ho tayo eh. Siguro nasa 80-85% ang ano, ang native, mga 15% pa lang yung ating ano, dairy animals.
o yung crossbred at saka yung Mura Buffalo. Ganun po. Ganun. Bakit ano? Bakit hindi nag-increase yung for milking? Ang dami na nang na-distribute ang ano, ang Carabao Center yata, di ba? Na baka ay itong ano, Carabao. Tumaas na po, marami na po. Siguro ano lang hindi lang napo promote ng husto. Marami na po kasi yung datos ko ngayon umaabot na ng kuan eh nasa 27 to 28,000 na. Yung mga dairy buffalo soto ah. Ngayon tuloy-tuloy po na tayong nagpaparami gawa ng artificial insemination. So nationwide ginagawa ng PCC ito para mapataas pa yung ano yung lahi ng ating native na kalabaw towards dairy buffalo o dairy breeds. Ang PCC ba nagbibigay ng kalabaw na babae? Dati ganun talaga ang ano ang aming program. But since 2013 kasi last na ano importation. So, wala naman tayong i-import ng kalabaw. Eh, wala rin ho may ibibigay ang PCC. So, ang naibibigay lang sa ngayon, yung mga nare-retrieve namin na payment ng mga farmers. Di ba, nung una, yung dairy module na ano ginawa namin, yung mga farmers na nagbayad ng anak, pinapareloan namin yung bayad ng mga farmers para lumawak yung ano, yung ating mga dairy ano o dumami yung dairy animals. Kaya yun, sana nga para tuloy-tuloy na mapataas na yung ano yung number ng dairy animals, kailangan mag-import or yung extent ng upgrading program nationwide ay talagang mapagbuti at ma-strengthen. Ganun po. I think Doc Dan ano yung kasi yung PL 480 no yung sa soya. Dati inallocate nila sa kambing eh. Pero balita ko parang binalik nila sa kalabaw tsaka baka yata itong susunod na by next year. Pinagbawal yata nila yung kambing, so babalik yata opo sa ano sa dairy cow and carabao. Opo. Ang balita ko po diyan dati 1.5 billion yata yan eh. Yeah. Budget. So 500 million mapupunta sa baka, dairy cattle, tapos dairy buffaloes 500 million at saka dairy goats parang 500 million din. Kaya sana matuloy yun para ano ma-improve naman yung dairy yung local dairy industry natin. Kailangan eh. Yeah. Dok, nabanggit nyo 1.5 billion eh. Nasaan yung pupunta yung 500 na maiiwan? Sarabit! Ano? kalabaw baka kambing yan eh. Anong PL? Parang grant ng US yan eh. PL 480. Pero meron PL 40. Pero meron PL 40, tama ba? Meron din? O isa lang yan? 480 po. 480 lang. Soya kasi yun okay. Soya. Yes. So, yung kinukuha, inaangkat natin soya. Pero yan, lagi bang sa ruminants na nagpo-fall yan? Hindi pwede sa ibang industriya? Hindi ko po alam ang kwento nito talaga totally. Nabalitaan ko lang na merong nire-refined na ano na proposal for this para ma-strengthen yung dairy industry sa Pilipinas. Na sabi nga nila ay parang budget ng ano yan, PL 480 na nag-aalat ng parang 500 million sa baka, 500 million sa kalabaw at saka 500 million sa ano sa kambing. Yun lang balita ko pero yung details noon hindi ko po talaga kabisado. Yan po ang totoo. Ang alam ko isa no
Doc, is matagal na yung ano kasi yung PL-480. So ito is yung grant ng US yan. Parang binibenta rito sa atin yung soya. Tapos ang nangyayari, yung pera na makukuha, bibili yung mga produkto na itong baka o kalabaw or kambing. So yun ang programa. Pero nadidelay palagi. We hope na this time medyo gumanda para at least matulungan ang ating mga mag-aalaga. Pero Doc, alam ko na nung way back 2010, 2011, ang dami na nating kuha na, ang dami nating production sa Muñoz ng gatas. May strawberry flavor, choco flavor. Ang problema, marketing yata eh, di ba, Doc? Ano po ngayon, alam nyo po, tuloy-tuloy pa rin yon yung value adding na yon. Ang totoo niyan, kung alam nyo yung Santa Maria Dairy Farm. Malapit po ano sa akin po yan. 10 minutes. 10 minutes, nasa Santa Maria Dairy Farm ako. Oh, dito sa Bulacan po ba? Yes. Ano po yan? Ang collection na nila ng gatas, inaabot ng 1,500 to 2,000 daily. At nakarating yung Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Pumunta kayo sa Walter Mart, andyan na ho yung products nila na ano, different flavored milk or yogurt, ganun. Ganun din yung ano, yung DBF, yung DBF farm na ang napasok naman niya na napagbebentahan ay ano, SM. Ngayon, yung sa PCC, meron kami mga na-establish na ang tawag namin dito, dairy box. Dairy box is dairy outlet. So, andyan na yung mga, no, it is managed by cooperative. So, marami na pong na-establish Luzon, Visayas, Mindanao. Meron na ho tayong mga na-establish na working na, kumikita na. Ganun. Okay. Sa pagkasinan, Doc, paano mag-apply isang recipient ng ganon? Or nag-expand ba kayo dito sa North o hindi na? Yes. Meron na ho tayo sa ano. Meron na ho tayo sa Lonyon. Meron na ho tayo riyan sa Abotao, sa Asinggan. Meron na ho tayong dairy box dyan. Yeah, yung Asinggan, nakita ko yun eh. So, apo. Nagdadala kayo ng milk doon sa lugar. Ganun ba? Hindi po. Meron yung mga nabigyan na natin na farmers, yung mga recipients natin ng mga dairy animals, sila na nagpo-produce. Kailan na nagpo-process? Dok, kasi kali ako doon, wala akong mabili na gatas eh. Pumunta pa ako dyan sa CLSU to 1 month ago. Parang ganun bumili ba? Ng gatas. Hindi, ganito po kasi, alam niyo po, ang Pangasinan, halos buong Pilipinas yan, nakafocus tayo doon sa ano, sa milk supplementation program ng DepEd at saka DSWD. Alam niyo okay, po okay, ang maganda ano. Maganda yan. Yes. Alam niyo po ang ano, ang recipients ng Pangasinan, ha? yung aming center sa DIMSO sa La Union, more than 20,000 recipients. Bata. Wow, na, dami. Wow. Opo, dami niyan. May 20,000 po. Ano? Nationwide ongoing po yung milk supplementation program with DSWD at saka DepEd. Pero okay. So walang problema pala yung market niyan. Sa ngayon po, wala ho tayong problema sa market kasi po nung ilunsad yung Republic Act 11037, yung masustansyang pagkain ng batang Pilipino, component na po yung milk sa pagkain. At ang ating mga recipients, mga bata, talaga pong kasama sila rito. Mga anak natin, okay. Apo natin, ganun po. Bali, Doc, tama ba ang lalong dumami yan dahil nung panahon ng aking kababayan? Dahil ako'y dating taga San Juan, ni President Joseph Estrada. Apo. Tama ba? Apo. Totoo po yan. Marami na ho tayong mga marami na tayong silent millionaires na magsasaka.
Parang ganun. Dabi na. Alam niyo yung bintahan ng Kalabaw ngayon? Yung bintahan ng buntis ng Kalabaw o gatas ng Kalabaw dito? Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan. Naabot naman na 100,000. Wow! Opo. Mas mahal pa kaysa sa baka, Dok? Ganun nga po. Ganun. Wow! Po? Anong edad po noon, Dok? Mga kuwan na ho to, 3 taon. 4 na taon. Wow! Pero yung 10 lang, 1 million na yun, talaga milyonaryo na. Oh. yung dumalagang Kalabaw, 40 to 60,000 na ang presyo. At ang hirap pa ho maghanap. Ang bentahan po ng Kalabaw ngayon, nasa social media na eh. Ganun na! Pati Kalabaw, okay ah! Mag-ano po kayo, mag-login po kayo sa Tropang Kalabaw. Facebook po ito. Na pakiulit nga po, Dok. Pakiulit. Ano yan? Tropang Kalabaw. Tropang Kalabaw. Yan. Pwede kong humanap ng Kalabaw dyan at nakabilihan. Meron yeah, pang... Amy! Meron... Dok! Parang naman naiisip ko, naiisip ko. Sige pa, Dok. Mag-alagaan lang tayo, Amy. Sa, bali 5 Kalabaw mo, tsaka 5 Kalabaw mo. O dito kalahating milyon tayo, di ba? Ang tindi pala ng presyo ng Kalabaw. Oo, hindi ko rin alam yun ah. At tayo nakakonsentrate sa baka. Pero alam niyo po yung presyo na yun. Yung presyo na yun na 40 to 60,000. Hello? Okay lang? Yeah. Sige. Pag nanganak po yung Kalabaw at ginatasan, sabi nga namin, 5 litro na lang kada araw. Magkano po ang bentahan dito ng raw milk? 80 pesos eh. So, ibig sabihin, 80 times 5? 400. Oh. Ito ibig sabihin, parang nag-o-office na rin si farmer. Tapos, pero gagatas. Sandali, putulin kita, Dok. Tama ka. Ang 5 litro sa 80, di 400. Ang tanong ko naman, gano'ng karami naman ang kakainin ng isang Kalabaw? Oh. Ay, mga 40 to 60 kilos. Ito po ay magkano damo. Naman ang halaga? No. Magkano naman ang halaga, Dok? Ay, ganito po yan. Sige. Yun pong ginagamit na damo ngayon, yung ang tawag namin, Napier, ano po? Ang 1 kilo noon ay piso. Okay. Tapos, bibigyan natin siya, kasi yung damo, kanin ho yan eh. Kailangan niya ng ulam. Ano ulam niya? O, magtanim ho kayo ng ano, magtanim tayo ng ano, ng ipil-ipil, ng malunggay, ng kakawate. Eh, andyan lang Madre sa palengka. Madre de Agua, ulam. Pwede rin po sa kanya. Opo. Andyan lang din ho yung ulam. O, sabihin na natin, o di, sabihin natin 60 ang pagkain, ano. Ang pagkain niya ay, sabi natin 40 yung kanin, yung damo. 20 na lang yung ulam. Sa 20, sabi natin 2 piso na 20, di 40. Tapos yung damo, yung kanyang kanin ay 60, di 100. 100? Ang income niya ay 400. So meron pa siyang 300. Ngayon, kung maganda ang pagkain, pwedeng magbigay yung Kalabaw hanggang 12 liters sa isang araw. Oh. Tapos gagatasan ito ng 300 days. Oo. Sabihin ba? O sabihin natin 5 liters na lang na 300 days. So you have 1,500. Ano po? 1,500 liters na gatas. Balyuhan nyo ng 80, magkano yun? Oh, okay rin na. Eh, ang laki na, di ba? Ang laki na. Eh, so, 1,500 na 80, di... 125,500. Engineer talaga, Sendo. Alisin na natin yung, ano? Alisin na natin yung 50,000 na kinain niya. O sabi nang, balikta rin na lang. Eh, 50,000, di meron pa 75,000, ano po?
Eh, hindi pa kasama yung anak eh. Valuehan nyo pa yung anak. So, ang laki lang ganun siya. Di ho ba? Okay. Okay, Doc. Nandali lang po, ano ha? Kumukita yung sinasabi nyo. Sabi nyo, gagasas ng 365 days. Pero, yan yata eh. Pag nabulog na baho yan, pag na-mate na baho yan, tumitigil ba ang pagagatas? Ano naman ang downfall naman? Puro kagandahan po yan. Anong bang hirap sa pag-aalaga ng labaw? Ganito po yan. Ito po ay negosyanteng may passion. Ilagay natin sa puso natin, ilagay natin sa isip natin. Sabi nga nila, ilagay sa isip, ilagay sa puso, bumaba ka ng konti, puno ang bolsa mo. Diba? Kasi kung wala yung magandang plano para pakainin ng husto, gatasan ng husto, i-breed ng husto, wala sa puso yon, eh wala naman ang bulsa mo. Yun. So yun. Kaya passion ang kailangan po dito. Dok, gusto rin namin maging milyonaryon. Kunyari, bibili kami ng isang sampung kalabaw, no? So, ilang hektare, ilang square meter or ilang hektare ang kailangan kung itang ng nanapir? Tsaka ilang feet ang kailangan ko dun sa sampung na kalabaw? Ganito po yan. Ang sinasabi namin, ang isang kalabaw, ang requirement na in terms of housing muna tayo, no? Yung kulungan. 3x4 lang na square meters. 3x4. So, 12 square meters lang po yun, di ba? Ngayon, ang requirement doon naman sa pagtatayuan o pagpuprodusan ng ang tawag namin dito salad garden eh. Pag sa tao, salad garden. Ang tawag naman namin doon, forage garden. Ibig sabihin, andun yung damo, andun yung ulam, yung legumes, so meron na siyang pagkain, di ba? Ang requirement po doon, mga 700 square meters. Isang po. Oh, hindi, yung isa lang. Sa isa. So, ang sabi namin, 700 square kung meron meters. Kung meron ka isang hektarya, mga 15 to 20 buffaloes ang kaya niyang i-support. Yung pagkain, yung housing, yung kunting yung milking parlor. So, ganun. Isa hektarya, 15 to 20 buffaloes. Dairy buffaloes ang pwedeng alagaan. Doc, gusto kong maging milyonaryo kaagad, tsaka yung mga viewer natin na may puhunan, yung mga OFW, tsaka yung may mga gustong pumasok dyan. Gusto kong bumili bukas na. May mabibilang ba kaagad ng mga dumalaga niyan? O paano po ba? Pipila pa ba tayo dyan? O paano po ba? Alam niyo po, yun talaga ang problema. Kasi yung mga farmers, magagaling na sila ngayon eh. Pag nanganak yung kalabaw nila at babae yung anak, hanggat maaari pag hindi gipit yan, ayaw ibenta kasi andun yung income eh. Andun yung kita. Pag napalaki niya, source ng dairy animals yan, andun yung kita sa gatas. Uh-huh. So, ang nangyayari po ngayon, merong mabibili, punta tayo kunyari sa Padre Garcia, auction market, o sa Ordaneta. Karamihan, ang mabibili natin dyan, yung mga crossbreds, yung na-produce namin out of yung artificial insemination. Kasi karamihan ng mga purebreds, maliit pa lang. Kung for sale yan, meron na kaagad buyer. So, ang kakausapin dito, yung mga farmers na meron ng 10 hanggang 20 ang kalabaw at yung anak ng mga kalabaw nila, kung ayaw nila magparami pa, yun, nagdidisposo sila ng mga dumalaga. Ganun po. Mahirap. Kasi po mahirap, Dok. Mahirap maging milyonaryo. Mahirap maging milyonaryo. Dahil hindi ka, unang pa siya lang, hindi ka makakabili. And, ganito po kasi yun eh. Subukan yung mag-login sa yung isang account, Buffalo Racers Philippines.
Buffalo Racers. Buffalo Racers Philippines. Okay? Ano po yun? Opo. Ang bentahan po ng kalabaw andun na sa social media na. Pinipicturan ng farmer yung kanyang kalabaw na ibebenta. In just, ano lang, oras lang o araw lang, sold out na kagad yun. Kasi ang dami naghahanap. Mabilis lang pala. Mabilis pumili ng kalabaw. Pero ang problema is... Paano makahanap kagad? Makahanap talaga. Opo. Bibili. E di yan, kasi sinabi ni Doc Sosip, pagka may puhunan na, paano naman kung wala namang puhunan, pero gustong mag-alaga ng kalabaw, may programa ba tayo para dyan? Ililig po natin sila sa, ano, sa credit institution, sa land bank. So, meron pinopromote ang DA ngayon na pwede kang mag-loan for 3 to 5 years na, sabi nga ni Secretary, walang ano eh. Walang interest, di ba? So, yun. I-link na, pwede natin silang i-link sa mga credit institution. Ganun po. May program ang government para dito. Oh, parang lahat pwedeng maging milyonaryo. May puhunan. Oh, gusto palang magkaroon ng puhunan. Di ba? Pero ito, Doc Dan, bago tayo mag-break, pinapag-usapan natin dairy. Ito naman tayo. Kanina pinag-usapan namin ni Doc Sosie yung bulalo eh. Yan. Oh, yan, yan, yan. Naman tayo. Galing tayo sa dairy production naman tayo ng meat. Sa pagbabalik po ng ating show yan, ha? Ito po ang mag-agree na tayo. Ibabalik po, mag-agree na tayo. Naiwan ko yung tanong. About bulalo. Ayan, pagkain na naman. Dr. Rosie, kayo na kasi napag-usapan na pwede ba itong kalabaw sa bulalo? Eh, Doc Dan, ikaw na magpaliwanag. Pwede, pwede ho yan. Alam niyo po, ang contribution ng ano ng kalabaw in terms of beef, ano, beef supply sa Pilipinas, umaabot ho ng ano eh, yung ASA records dito, yung mga ano eh, 99,000 to 100,000 tons ng meat ng kalabaw. Mataas po ang ano, sa totoo lang, ang extraction rate natin ay mataas. Ngayon, paano natin ano, ang karabif nakakapag-contribute ng 36% ng total demand, ano po? Coming from local ano to, ah, local source. Ang dami natin ini-import gawa nung ano yung requirement ng processing yung gumagawa ng ano ng mga corn beef. Opo. Dito sa atin ang ano ang pino-promote natin for beef ano eh yung mga lalaki na kuan kasi kung hindi sila pwedeng gamitin as breeder gawing bulugan, eh, saan sila pupunta? Saan tayo pupunta ang mga lalaki? Hindi sa slaughterhouse. Yung mga babae, andun sa, ano, andun sa milking parlor, ginagatasan sila. So, yung sinasabi nyo, ano, karabib, meron ako kami mga products, tapa, corn beef, meron ako kaming, ano, dito sa PCC at CLSU, meron na kaming instant papaitan. Hahaluan nyo lang na mainit na tubig, kakain na kayo. May papaitan na. Ganun. So, walang sayang. Bulalo, pwede namang gamitin yung, ano, yung mga buto-buto. Ano po. Pwede naman po yun. Dok, yung silaklaw mong tawag na? Silaklaw o ano? Yung tinaloan ng tubig lang? Bulalo ang tawag namin sa Pangasinan lauya eh lauya di ba hindi ba yung meat ng kalabaw medyo mas reddish no compared dun sa opo and yung kinakal lang yung mga lalaki no yung so pagpupunta ko ng ordineta wala rin akong mabiling ano babae kasi yung kinakal lalaki lang. Andon sa mga aldan, ginagawang figure-figure. Oo, figure-figure, oo. Figure, oo. Ayan.
Very common yun. Very common, famous sa ano. Dagupan or Mangaldan. Yun po, sikat na sikat yun. Figure, figure. But then, mukhang madalas ka sa Pangasinan, Dok, ha? Taga Pangasinan po ako. Malasiki po ako. Ah, Malasiki. Ah, malapit yes, lang dito sa Rosales. Opo. Pero yung sinasabi nating Karabib, alam nyo, ganito ang ginawa namin eh. Meron kaming research project. Ito ay kinundak sa ano sa Los Baños. Pinagkumpara namin yung ano, the same age ha, nung Brahman na baka at saka yung kalabaw, yung crossbred. Mestizong kalabaw, the same age, the same ang pagkain. Tapos after ano, after patining and slaughter, ang dahil pong magagandang attributes yung ano, yung karne ng kalabaw. Cholesterol wise, mas mababa ng konti ang cholesterol content ng ano, ng karabib kaysa sa baka. At magaganda rin, may magagandang attributes yung karne ng kalabaw kumpara sa baka. At pag ang pinag-usapan ay yung marbling, juiciness, of course, eh, lamang naman po talaga yung ano, yung baka. So, ang thesis sa ngayon, meron kaming ano sa research project sa breeding, merong kasing tinatawag na genes o marker o characteristics ng genes ng kalabaw na andun din yung characteristics na yon gaya ng baka in terms of marbling, in terms of juiciness, ganun. So, later on, pag na-approve na yung project na yon, sasabihin na nung aming ano, geneticist, o itong breed na to, itong bulungan na to, specific for meat buffalo, ganun po. Pero kanina nabanggit mo, mas masarap yung karne ng baka kaysa kalabaw. Pero yung gatas, mas masarap naman yung ano, yung kalabaw, di ba? Mas masarap po talaga. Yes. Quality-wise, mas masarap. Mas mataas do kang total solids ng ng kalabaw sa baka, tama po ba? Opo. Oh. Pati cholesterol content, mas mababa ang kalabaw. Ang baka umaabot ng 1.7 milligrams per 100 ml. Yung kalabaw umaabot lang ng 0.4 to 0.7 yung cholesterol content. Kaya mas mababa. Ang mataas po doon yung solids, tapos mataas din yung tinatawag na good cholesterol. Ganun po. Oo. Dok Sosi, mukhang nakikita ko na yung iniisip mo at maghahangat na kalabaw. Alam mo, iniisip ko rin yan, Amy, Sendo. Pero tatlong taon pa bago ako maging milyonaryo dahil tatlong taon yung sinasabi ni Dok na naibibenta ng 100,000, tama ba? Tatlong taon pa yun. Tatlong taon, opo. Pagka buntis o gagatasan. Like, kasi kung meron ka 10, kung may 10 ka, 1 million, tama po ba? Sa 100,000, opo. Opo. Oo. Wow. Pero sandali lang po yun kasi sa... halimbawa, ano, pag nag-start kayo na buntis ang bibilhin, gagatas kayo kaagad ng ano, 300 days eh. So, sa 10 kalabaw na sabi nga natin 5 liters, so 50 ano po. So 50 na 800 o 80 pesos, so you have 4,000 pesos daily. So 300 days yung gagatasan, so that is 1.2 M na kaagad. E gatas pa lang ho yun eh. Ah, yung ganda. Anak, value nyo. Pag inabot ng 1 year yung anak, ang bintahan na po nasa 35 to 40,000 na yung anak. Ano lang, sisipagan lang. Sabi ko nga, passion. Sipag, passion. Kasi yung mga farmers na in-embrace nila yung program namin, sabi ko talagang ano, naging milyonaryo na sila. Meron po tayong isa riyan sa ano, binigyan namin ng award nito lang.
inabot po ng 65 yung kanyang ano kalabaw. At nakukuha niya ng gatas araw-araw. Meron siyang gatas ang 12. So, ang nakukuha po niya ay 70 to 80 liters. So, ibig sabihin, kung 80 liters yan, sa 80, 6,400 daily. So, laki. Laki po. Ang hindi niya problema yung market dahil ang sinusuplayan niya, yung susis, yan sa ano sa San Fernando. So wala siyang problema sa market. Ganun. So sipag lang talaga, sipag ang kailangan. Yung passion kailangan natin, tsaka yun kailangan po. Mahilig talaga, no? Opo. Yun talaga passion. Hindi lang ano eh, hindi lang gatas, hindi lang karne, pati yung dumi. Pwede pong ano, pwedeng gawing alam nyo, Bernie. Yung dalawa o tatlong kalabaw, kaya nang i-sustain yung requirement ng isang household. Biogas. Yung requirement na sa kusina. Opo, biogas. Yun, biogas po. Tama ho kayo. Tapos yung manure, di ba, padaanin muna natin sa biogas. Pag nakuha na yung gas, yung slurry, pakain natin sa bulate. So meron na tayong organic compost. Organic fertilizer. Walang tapon. Walang sayang. Walang sayang. Opo, walang tapon. Saka yung gatas po, hindi lang naman yung binibenta na gatas. May mga ice cream na rin po ako nakikita eh. Opo. Mas malaki po ang kita sa value adding kaysa yung raw milk lang. Pagka may value adding na, ang laki na ho ang kita. Taas na. Dahil to, Doc, itong kalabaw ay under tropical countries. Sino ang Southeast Asian countries na kakumpetensya natin? O ganong kalayo tayo sa industriya ng pagkakalabaw? Kung ang pag-uusapan po natin ay breed, andito po ang magagandang breed sa atin sa Pilipinas. Kasi meron tayong Brazilian buffaloes, meron tayong Bulgarian buffaloes, meron tayong Italian buffaloes. Ang India, ang China, meron silang, marami sila eh, 22 million ang ano nila eh. Pero in terms of breeds, tayo pa rin ang pinaka ano, maganda ang breeds. Gusto, ang Thailand, ang Malaysia, ang Vietnam, gusto nila mag-import ng ano sa atin eh, ng similya eh. We have the capability to export, kanya lang eh may mga legal issues pa eh na sana gagana ng ating government na mag-export ng ano ng similya, kasi dito sa amin ano po PCC at CLSU, we have the capability to produce 300,000 doses of frozen salmon annually, at dito po yung pinakamagagandang bulugan. Meron din po kaming isang center sa Los Baños na nagpo-produce din ng similya. Then this coming year, mag-o-open na rin po kami ng salmon processing lab sa Bukidnon, yung isang center namin doon sa Mindanao. So, we have the capability to export. Meron na ho tayo. Yeah. Bakit? Nabanggit mo na sa batas ba yan? Bakit hindi pwede? Ano bang problema? Eh, siyempre, kailangan din ng bus ng ano ng higher ups, ganun. But we are currently working on this. Sana ma-approve na, kasi unang-unang gusto mag-import yung Thailand eh. Last year gusto nang mag-import ng 1,000 doses. Eh, ibebenta natin $23 isang yung 0.5 ml na ano straw. Pwede natin ibenta ng $23 eh. Ganun po. Bakit pinagbabawalan kung may sobra naman tayo? 'Di ba? Kailangan eh mas maganda kung kumita ang Carabao Center and mag-export kung kaya naman, kung sobra naman yung mga produkto natin dito or yung Siemens, dapat eh mag-ano naman tayo, di ba? Mas sa tingin ko mas okay yon
kung wala sa batas yun, kung nasa department order lang, siguro kailangan i-push natin ito. Yun po ang ano, win-work out ng ano ng management sa ngayon. Kasi iniisip din nila, yung iba nag-iisip din na baka competitors natin yung ano, yung mapagbibilhan. Eh, on the side naman ng PCC, sabi naman eh, ba't mo ibebenta yung first class mo? Eh, siyempre, yung ma-average lang ang export natin para yung magagandang lahi talaga. Eh, dito lang, i-maintain natin yun, di ba? Ganun naman ang negosyo eh. Huwag natin ibenta yung alas natin, di ba? Tama po kayo dyan, Doc. Sa'yo, mag-export. Ako naman, Kasendo, Amy, wag na muna. Dahil sabi nga, magiging milyonaryo. Gusto ko lahat ng farmer dito sa atin sa Pilipinas magiging milyonaryo dahil sa kalabaw. Okay? Oh. At nangyari yan, Kasendo. May mga kaibigan ako. Although ito ay sa mga ibon, mga lovebirds. Nag-export tayo ang dami. Sa Indonesia, sa Malaysia. Bandang huli, sila nag-export to you. Kasi nag-export din tayo sa Europe eh. Na ang gaganda ng mga ibon natin. Pero bandang huli, sila na nag-export, na iwanan naman tayo. Number one. Number two, tayo po yung nag-import, tama pa, import tayo ng Bulgarian Miura Buffalo, tama ba? I-brought out ko lang, pasensya na po, dapat kayo ang magsasalada. Pero sa experience ko po, Kasendo, noong bago itinatag yung sinag, o kasi simula pa lang noon, nagka-problema tayo dahil FMD free tayo. Ang kalabaw, baka, cloven footed dyan eh, may hiwa sila dito. So, may biyak, ika nga. Pwede silang makontaminate ng FMD. E tayo noon ay FMD free na. Meron pumasok dito sa atin na parang sa test ay hindi malaman kung due to vaccination o field virus. So yung po ay itinabi sa isang tabi at yung iba ay talagang inilibing. Kaya nagalit po sa amin yung mga recipient na mga kooperatiba, Doc. Nandiyan na po ba kayo noon? Opo. Eh, ano naman kasi. Wala pa ako kayo nun. Dito na ako. Kanya lang. Yung issue na yun, tapos na po. Kanya lang, may mga ano kasi, technicalities na siyempre yung business ang iniisip, di ba? Ngayon, with that, yes. 2010 yun eh. Nung kung ano yung issue na yun. Yes. Kung meron, di ubos na sana ang kalabaw natin. Eh, wala naman eh. Kaya nga po, ako naman, buti ano nagkausap po tayo. Ako naman noon ng panahon na yon, ako po ang chairman ng National Federation of Hog Farmers naman. At lumabas naman sa pagsusuri, na medyo tumagal, ay negative naman, kaya walang problema. Kaya, bandang huli nung nagagalit po yung mga recipient farmers, sumama naman kami sa distribution. Tuwan-tuwa naman po yung mga farmers, Doc. Alam mo bakit? Eh, dumating sa kanila, buntis na eh. At least nagkatiwala. Win-win ako. Pasendong, nang tinanggap nila, buntis na. Yan. Ako nagmanis. Nando lang sa Kural eh. Nando sa may boundary ng Munoz at ng Biscayo. Eh. Po. Alam niyo po ang ginawa ko noon. Kasi akong nag-manage ano po. Sabi ko, Okay po. Katagal i-release eh. Sabi ko sa aming director, sir, samahan na natin ang bulugan. While waiting for the release. Alam nyo po, hindi lang buntis yung na-release eh. Meron pong, alam nyo pong nanganak sa Coral, doon sa quarantine site, mahigit dalawang daan nanganak. Kaya nung gagatas na kagad yung mga farmers. Hindi ko na pinasama yung mga anak kasi they don't have the capability to manage. Sabi ko, Okay. Bigay na natin yung mga inahin, gagatas na sila kagad. Mas masaya yung magsasaka, di ba? Alam mo, na-delay din yung tactic namin. While waiting for the release. 10 months, Kaya ang dami pong buntis. Halos lahat buntis na nang i-release. Ganun po. Pero ano, yung ano pa rin, yung safety pa rin na ano kailangan natin. Kasi I think yung Brazil yata is ano eh. FMD free with vaccination. Dito sa atin without vaccination eh. So, kailangan talaga na mag-sort out. Maraming area naman pwede mag-source out eh. So, yung mga area na
without vaccination, without FMD, yun ang kailangan natin kunin. Kaya doon tayo nag-import sa convoy sa Italy. Yeah. Yung last importation kasi talagang malinis doon. Tama po yun. To safeguard lahat ng industriya po ng ating magsasaka. Opo. Sayang, dapat pala nagkakwentuhan tayo. I'm sure kung nagkita ho tayo, no, magkakontra ho tayo. Hindi po, nakaka-attend po ako noon. Nakaka-attend po ako noon. Eh, siyempre, ano naman, iba yung, may kanya-kanyang views naman po eh. May kanya-kanyang, ano, di yes, ba? Yes. Kaya sabi ko. Importante, okay. naging win-win solution sa atin. Naging win-win okay. solution. Balik okay. po tayo, Doc. Balik ko manak po yan, isa lang ng isa, ganun po ba? Isa lang ho, isa lang. Mm. Isa lang. Wala pong instance na naging dalawa, ganun. Bakit po isa lang, hindi ko ba kaya pa ng halab? Ang twinning ay, ano yun, 1 in 100 or 1 in 1,000, ganun. Unless, wow. Ang gagawin natin ay kwan, mayroong kasi tinatawag na ito ay hindi naman ang success rate ay mga 15-20% lang. Pwede naman lagyan ng itlog ng babae yung ano, yung embryo transfer. Pwede yung lagyan yung right embryo transfer. Ovary, right ovary at saka left ovary. Pwede yung lagyan ng tigis ang itlog. Then kung kaya ng babaeng i-manage yung pregnancy, so always twin ang ano lalabas. Ngayon, ang isa pang approach na gusto namin mangyari, yung sex semen. Na kung gusto natin, puro babae anak. Nagagawa na yun, Dok, hindi ba? Nagagawa nyo na? On process po. Process. Kaya, meron na pag na-perfect, ano na. Doc, may ginagawa na sa Batangas kasi yung binili kong bata, bumili ako ng baka, no? Ginawa nila doon is may tube sila na import from other countries yung champion na similia. And ang ginawa nila is yung baka na binili ko, in-inject nila, babae daw yung lalabas na anak, sigurado. And ginawa na nila, no? So nakuha ko na yung baka. Bali yung per inject, eh, nagbayad ako ng additional 10,000. Wow! Yeah. pero ano, siguradong buntis babae. Na. Kasi babae yung nakuha mo, Kasendo. Ha? Babae na kuha mo. Babae na. Oh, babae na magiging anak. So yun ang okay. Yun ang assurance and at least paglalabas. Siguradong babae na, di ba? Kung minsan ano po, mas makakatipid pa rin kasi kung mag-import tayo, imagine that ano, di ba? Yung price ng ano, yung landed price, ang laki na eh. Eh, yung pang gasto sa quarantine, gasto sa biologics, transport. Kaya kung minsan, maski gumastos tayo ng that much, kung siguradong babae, tipid pa rin. And mapipili mo yung ano, yung nasa champion line. Diba? Opo. Pinili namin select. Kasi yung nasa champion line para at least malaki. Opo. Selected na yun eh. Ang tawag nila doon, pre-degreed na yun eh. Mm. Okay. Kasendo, Amy, alam ko marami kayong tatanong, ano, makasingit man lang. Ano, ha? Alam nyo ba na hindi lang kalabaw ang nakikinabang? Pati yung mga ordinary farmer, yung alam mo ba na mga technician dito sa atin, yung mga amabadok, yung nag-AI sa atin, in demand sa New Zealand, Australia, tama po ba yun? At karamihan sa kanila, nag-abroad, tama po ba yun? Ganito po, kami ay nag-train ng mga technicians. Ano po. Ngayon, ang patakaran namin ngayon ay pagkayari ng ano, training, they have to serve the Philippines for 2 years bago sila mag-abroad.
Okay. Alam niyo po, yung mga, ang tawag ko namin, village-based AI technicians. Yeah, ang dami mo naming na-train. So, kumikita na po sila yung aming dito sa Bulacan. Kumikita po sila ng 40,000 a month na eh. Oh. Kasi ang singil nila, 500 to 700 per service. Ganun po. Tapos, pag naka-produce ng bawat calf na ma-produce nila, binibigyan namin sila ng incentive na 100. Tapos yung UNAIP, kung aware kayo doon sa Unified Artificial Insemination Program ng DA, binibigyan sila ng 200 pa per calf produce. Baka man yan o kalabaw. Kaya yung ating mga village-based AI technicians, kuminsan, sabi na, ba't pa ako mag-upload? Eh, kikita naman ako ng ano, 40,000 a month na rito. O 60,000 na rito. So, meron na ako kaming ano, nag-form na kami ng kanilang association. So, ito yung mga grupo na to ay talagang ano, sila umiikot everyday o weekly, ikot sila. Nitong lockdown, alam niyo pong ginawa ko, nag-request ako ng 112 na technicians yan eh, LGU, PCC at saka yung mga village-based AI technicians. Hiningan ko sila ng ano, IATF ID. Tapos, okay, ang ginawa namin, nag-clusters kami. Halimbawa, sa isang bayan, itong technician na to sa isang barangay, localized, mag-concentrate ka sa barangay mo. Huwag kang pupunta sa kabilang barangay, baka mahawa ka. So, localized AI services ang ginawa namin. Kaya, hindi ho natigil. Ang target ho namin itong year na to ay 10,000 AI services. Naka 100% na kami, mahigit. Ang target namin naka-production, dito lang ho ha, sa PCC at sa LSU, ang target ho namin ay 6,600 cups na ma-produce. Itong 2020 lang, now we produce 7,300 cups. Nasa 106% na kami. More than the target. Kaya tuloy-tuloy po yung Carabao Upgrading Program. Maganda. Maganda itong ginagawa nila, Doc Dan. Saka maganda din po itong ating pinag-uusapan. Pero, tapos na po isang oras. Ganun lang ba yan, Amy? Hindi ko yata na malayan. Doc Dan. Opo, di natin namalayan. Bitin, no. Bitin nga po eh. Doc Dan, sana po sa susunod ay makasama po namin ulit kayo, Doc. Okay lang po. Bitin niyo isang oras. Hindi ko na malayan yung oras eh. Okay ko. Naku, parang may gusto pa ako itanong, pero bitin po talaga. Lumabas na doon sa screen ko. 23 minutes. Marami ka na kasingit, Amy. Hindi ka na kasingit. Malam ko, marami ka itatanong. Oo nga. Overtime pa tayo, 23 minutes. Akalain mo yun? Pero yun po, sige. Doc, maraming salamat. Kung gusto ko po yung mga sinabi niyo tungkol sa passion. Totoo po yun. Isip, puso, hanggang bulsa. Dadami talaga yan kung meron ka nun, di ba? Yan po ang aking pulot kayong araw. At Doc Sosi, baka maging milyonaryo tayo dito. Kasi maganda. Opportunity ito para sa ating mga, sabi mo, OFW at balik probinsya. May pera po sa probinsya. Kailangan lang natin malaman kung saan. Kaya manood kayo sa amin. Di ba? Hanggang sa muli, ito po si Amy. At kasama po si Doc Sosi, Casendo, at si Doc Dan bilang ating guest. Diba? Doc Dan, bago paalam, baka po meron kayong parting word. Okay. Sa lahat po ng tagapakinig natin, mag-isip-isip tayo, back to agriculture po tayo kasi andito talaga ang business, andito talaga ang kita, ano po. Yung topic na pag-usapan natin, sabi nga natin ay, yung kalabaw, di ba, sabi na, beast of burden. Wala na po yun. Andito na po tayo sa beast of fortune. Kasi sila nang bibigay ng gatas at karne. At andito po yung kita. Okay. Andito na po yung kita. No? Dami ani,
dami kita, o taas kita. Ganun po yun. Ano po. So marami pong salamat sa inyong pag-invite. At sana po nakapagbigay naman ako ng konting kaalaman at konting opportunity para mag-work on o mag-engage on dairy buffalo farming. Salamat po. Maganda umaga. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Sa ulitin. Salamat, salamat po. Salamat. Okay. Yan. Tapusin ko na po ang ating programa hanggang sa muli. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.